Maligayang pagbabalik mga tol, update po natin ang mga latest boxing news. WBO featherweight champion na si Emmanuel Navarette gusto makalaban si Shakur Stevenson. Ayon kay Navarette, may napurnadang negosasyon sa kampo niya at kampo ni Stevenson. May darating na laban kasi itong si Navarette ngayong August 20, kaya tatapusin niya muna ang laban bago harapin si Stevenson. Sigurado aakyat ng division si Navarette mga tol dahil super featherweight lumalaban si Stevenson. Balak na rin ni Navarette na maging champion sa tatlong division, mula sa super bantamweight, featherweight at super featherweight. Ito ang sinasabing tagasibak ng Pinoy dahil wala pang Pinoy na umubra sa kanya. Samantala, may laban din si Shakur Stevenson sa darating na September 23. Kalaban niya ang dating Olympia na si Robson Consigao. Kung parehas manalo si Navarette at si Stevenson, pwede ito magharap sa susunod na taon. Sa ibang balita naman, Caleb Plant muling magbabalik sa loob ng ring. Makakalaban niya si Anthony Dirrell. Ito ang unang pagbabalik ni Caleb Plant matapos matalo kay Canelo. Co-main event ang laban niya sa PBC at main event naman si Deontay Wilder versus Robert Helenius. October 15 ang bakbakan kaya maraming abangan ngayong Oktubre. Sa ibang balita naman, Cuadro Alas Casimero, tatlong linggo na rin na hindi ko na ibabalita mga tol. Baka sabihin na naman na puro Casimero ang topic dahil nakikita nila sa ibang vlogger. Tinatanong kasi ng ibang fans mga tol, natanggal na daw ba si Casimero sa world ranking? Kaya nag-double check tayo sa ranking ng Ring Magazine, hindi naman natanggal si Casimero sa world rank. Dahil number 1 pa nga sa top 10 ng Ring Magazine, number 2 si Moloney at number 3 si Donaire. Pagdating naman sa WBO, number 2 pa rin kaya hindi pa natatanggal si Casimero sa world ranking. Sa backstrike lang siya natanggal mga tol dahil inactive siya ng isang taon. Ikaw ba naman na hindi bumanat ng isang taon, syempre inactive. Mapapalitan lang yan ng active kapag napalaban ulit sa loob ng ring. Samantala, tungkol naman sa wala daw si Egis Klimas bilang manager ni Casimero dahil wala sa backstrike. Kung pindutin po natin ang salitang wiki sa taas ng pangalan ni Casimero sa backstrike, lalabas po dyan ang naging trainer, manager at promoter ni Casimero. Makikita po natin ang registered trainer ni Casimero, former Nonoy Neri at former Manny Melchor. Ibig sabihin walang trainer sa kasalukuyan. Sa manager naman, dating hawak siya ni Morris East. Sumunod naman si Egis Klimas, 2022 present ang nakalagay. Ibig po sabihin mga tol, present pa rin si Egis Klimas bilang manager ayon dito sa backstrike. Pagdating naman sa promoter, former MP promotion, ibig sabihin walang promoter sa kasalukuyan si Casimero. Ito po ang nilalaman ng backstrike tungkol kay Cuadro Alas. Samantala, nagbigay ng payag si Casimero, normal lang daw ang maging inactive dahil walang laban. Kaya ibabangon daw niya ulit ang bandila ng Pilipinas. Hindi lang natin alam mga tol kung si Casimero ang nagsabi o kaya ang kapatid na si Kuya Lods. Hanggang dito na lang muna tayong mga tol, maraming salamat po.